Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. O kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan, ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Zion, ang Diyos mo ay naghahari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahil sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila si Yahweh na babalik sa Zion. Magsiawit kayo mga guong pader nitong Jerusalem, sapagkat inaliw ng Diyos ang hinirang niyang bayan. Iniligtas na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, makikita ng mga nilalang ang kamay ni Yahweh na tanda ng kalakasan at ang pagliligtas ng ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Sapagkat kailan may hindi sinabi ng Diyos sa sino mga anghel, Ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino mga anghel, ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman, at naparito si Juan na isinugo ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan.
Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. Isinisigaw niya, "Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak." Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises. Ngunit sa pamamagitan naman ni Jesucristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.